Muling nagbabalik po, Recontech, ang inyong lingkod. Meron po tayong pasyente ngayong araw, isang Rotair electric fan na 3D elegant fashion. Problema, as per feedback ng ating customer ay nangangamoy sunog daw. At napaka delikado nga naman pagka ganito na koobserbahan sa ating electric fan, ay medyo alarming na po tayo mga newbie, mga customer at mga viewers na nanonood ngayon. Isang paalaala ito na ang motor ng ganitong electric fan ay defective na, pero naikot pa naman. Ganun naman ang pagkasabi. Ngayon, atin ding obserbahan, syempre, para mismo man tayo ay mapatunayan natin sa pamamagitan ni Recontech ay kung maamoy nga natin yung amoy sunog. Ayan po, naka-plug in na yan. Atin ilagay sa 1. Ayun, umikot naman po. Ayan, as an naobserbahan ninyo ay naikot naman siya. Pero after mga 5 to 10 minutes daw ay nag-aamoy sunog. Ayan nga po, nag-amoy sunog na po ang motor. Ayan, kaya yan ang ating gagawin ngayong araw. Papalitan natin ng motor. So, babaklasin natin mga guys. At magre-request tayo ng panibagong motor. Yung rewind motor. Ayan, inaabangan yan natin. Inaabangan yan ng ating mga newbie na gustong makagawa din ng Rotair. Ito ay kakaiba pa sa mga in-upload ni Recontech sa kanyang channel. Kaya yung mga newbie na nanonood ngayon ay abangan nyo to guys. At para kayo man din ay matuto sa paggawa ng ganitong klase ng electric fan. Unang-una mga newbie na hindi pa nakakapagbaklas nito, at sa mga expert na master sa paggagawa ng ganitong klase ng electric fan ay pwede naman nyo na skip ang video na to. Gusto ko lang i-share ito sa mga newbie na katulad ko para sila man din ay matuto sa ganitong klase ng electric fan, Rotair. Dito po mga newbie ay nababaklas po itong portion na ito. Parang nakasecret lang siya, walang butas dyan, pero nakatread po yan dyan, nakatread. Itong blade na to, ganun kasi ang ikot nyan. Ayan. Ayan, yung pahigpit mga newbie ay siyang pakalas. Ayan. Ayan, nakalas na, di ba? Ayan. Tapos may dalawang tornilyo dito. Ayan. Pero dahil motor naman yung ating problema, ito kasi ay synchronous motor ang tawag dito. Ito yung para sa blade lang. Wala namang kinalaman doon sa motor ng mismong electric fan. Kaya sinier ko lang sa inyo ito kung paano ang magbabaklas nito kung sakaling synchronous motor yung inyong papalitan. May dalawang tornilyo yan, makukuha nyo na yung synchronous motor. Pero gusto ko na rin ipakita sa inyo kung paano nga kukunin ito kung sakaling masira yung synchronous motor. Iba po yung motor nito mga newbie. Panibagong motor po ito. Hindi po ito kasama dun sa motor ng electric fan mismo. Ayan. Ayan po yung motor. Pagilid ko lang po. Ayun. Motor din po yan. At yung motor ng electric fan mismo ay nandito sa loob nito. Pero hindi po dyan ang pagkalas. Okay. Ibalik ko lang ito. Kasi hindi naman ito yung ating babaklasin. Ngayon, punta tayo dun sa mismong motor, yung babaklasin natin ito. Mga newbie ito. Ayun o. Mga tornilyo dito sa gilid. Dito. Ito. May tornilyo po dyan na paikot.
Ayan, tanggal na po. Ito, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong ayan, 3D Rota Air. Ito, hawakan nyo lang po itong blade para contrast doon sa pagbaklas natin ng nut. Ito, may nut dito sa ibabaw. Ayan, ayun, maluwag na. Ayan, ganun lang mga newbie ang pagbaklas. Tapos, meron yan half moon. Ayan, inyo pong i-align doon sa half moon ng lock stopper. Ito, lock stopper. At ilang pong i-align. Kasi ano yan, kumontra po yan. Para ho, basta mahila lang. Ayun, di ba mga guys? At mga newbie, matanggalan natin yung blade. Yan sa ilalim niyan ay mayroong tornilyo na apat. Ito, may apat tornilyo. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, mga newbie. Yan yung ating babaklasin. Mga newbie, watch me. Ginawa ko po itong video na to ay para sa inyo, mga newbie, na hindi pa nakakapaggawa ng Rota Air electric pan. Ang issue naman nito ay nangangamoy nga naman. So, ayun, napansin ko nga po yung kanyang winding coil ay nangingitim na din. Mamaya ipalalapit ko po sa inyo para makompare natin yung kulay ng maayos pa at yung kulay ng defective na. Gusto kong makita nyo ang pagkakaiba. Ayan, gusto kong i-share sa inyo talaga mga newbie. Ayan, pansin nyo yan. Malamang ay ito yung nangangamoy sunog. Ayan, halos sa iba yung kulay niya doon sa bandang baba na winding. Ayun, yun. Maganda yung kulay ng pagkatanso. Unlike dito ay nangingitim na. So, malamang na yan ay ang root cause ng pangangamoy. Okay. Ikakat na lang natin dito. Ayan. Ito ay napalitan na ng motor. Observe ko lang kasi rewind na po ito. Yung mga kulay na ganito ay sa observation ko at sa experience ko na ay na-rewind na po ito. Iba na po yung kulay. Compare nyo po, tingnan nyo. Yung gray niya, yung kulay gray niya ay tumapat na sa green. Tapos yung yellow na original niya ay white na. Yan. Ngayon, mga newbie, since ganito yung setup niya, ay malamang dito yan. Yan. Yung setup na ganyan ay ganito ang gagawin natin. Kasi bibili na tayo ng bagong rewind. Kita nyo ba? Ayan. Tutok pa natin. Ayan. Para hindi tayo hirap mamaya, ay magtira tayo ng kulay na papagkukunan natin. Ganyan. Ganyan. Para mamaya, pag makabili tayo ng rewind motor, ganito, ay alam natin kung saan din natin idudugtong. Okay? 6.5 hours later. Habang waiting pa tayo sa parts, mga newbie at mga viewers, atin munang i-shout out ang ating mga bago nating kakilala, Sir Franco Petalio ng Laguna, kay Zach Fair, how are you sir? Kay Sir Bong Kunanan, welcome sa Recontech sir. Kay Sir Ronnie Jimenez, how are you sir? Kay Sir John Gingab ng Santa Rosa State, Laguna, how are you sir? At ganun din kay Sir JNB Tech Electronics TV. Maraming salamat sa inyo and God bless you po. Mga newbie, atin ding suportahan ang kanilang channel. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na! Sa ating pagbabalik, mga viewers at subscribers ko, at saka mga newbie na nag-aantabay sa gagawin nating pagpapalit ng motor ng Rota Air electric pan. Ito, dumating na po yung ating parts na newly rewind motor. Ngayon, na-share ko na to sa unang mga video ko about dito sa number ng wiring na to, 1, 2, 3, ganun. Gusto ko lang din na
i-validate ngayon yung bagong motor na na-order natin o nabili natin kung working ba talaga. So ito yung common wire, ito yung supply, ito kulay green dito, ito kulay green yan. Lagay natin yung multimeter natin sa resistance. Tignan natin kung ano yung mamimeasure natin, mga newbie. Ayan, sa number 1 ay meron tayong 363 ohms. Then punta naman tayo sa number 2. Ang number 2 nito ay yung color black. Ayan. With respect to common wire pa rin. Ayan, hindi ko po tinatanggal yon. Ito naman ang number 2, yung color black. Anong nami-measure natin? Mga newbie, 308 ohms. So, working po yung motor. Then, puntahan din natin yung number 3 na speed. Ito yung number 3 na speed is yun yung kulay red. So, ano naman kaya ang mami-measure natin dito? Common plus red. Ayan, ay 270 ohms. So, lahat po ng 1, 2, 3 na winding ay working po. Ngayon, additional lang po na ituturo ni Recontex sa mga newbie na nanonood ngayon sa video na to. Itong common wire na ito po ay isa sa mga capacitor, wire sa capacitor ay meron po yan kadugtong. Ito, itong green na to dito sa loob dito ay may kadugtong. Hahanapin lang natin na kung alin dyan. Hindi po yan, mataas po ang measurement. Ito yan, zero. Kasi kung titingnan nyo po yung DBM natin, pag didikitin ko yung probe ay 0.4 din po yan. Yan, 0.2. So ito po yung kadugtong nya. Yan. Yan. So itong dalawang dilaw na ito, yan mga newbie, ay meron din po yan supply ng kuryente, isang wire 110. Okay, tatandaan nyo yun, ha. Then ngayon, since working na po yung motor natin at newly rewind pa yan, si Recontec ay mag-i-install po ng thermal fuse dyan. Panoorin nyo kung paano tayo mag install ng thermal fuse. Dito maghahanap lang tayo ng thermal fuse na ating magagamit dito sa lalagyan ng parts natin. Ay hahanap lang tayo ng mailalagay na fuse. Ito, ayan, ayan, meron po tayong makukuha. Ayan, yan ang ating kakabit. Ang tanong ng viewers natin ay, Sir Recontec, buo ba yan thermal fuse na gagamitin mo? Atin pong isiset ang ating multimeter sa continuity. Ayan, maririnig nyo naman po yan. Okay, kukuha tayo ng isang piraso dito. Ayan, buo ba ito? Ito po ating ang testingin. Ayan, narinig nyo po. Ayan, working po yan. Yan po ang ating i-connect dito. Dito po sa may green wire na ito, ayan po tayo mag-install ng thermal fuse. Precaution lang po mga newbie, pag naglalagay po kayo ay dito po sa pagitan na ito, minsan ay meron po yang nakaharang na winding. Kaya sinusungkit ni Recontec ngayon para i-align yung mga winding. Kasi lalagyan natin yan ng tie wrap mamaya. Okay, para wala tayong mapuputol na wire. Kasi pag naputol yan ay kamot ka na sa ulo. Sayang. Mahal pa naman ang motor. Ayan. Dito tayo mag-install ng thermal fuse para sa safety. Nalalaman ba yan ni customer na ating lalagyan ng thermal fuse? Ay hindi.
wala naman siya dito eh, pero si Recontech kasi ay ang iniisip niya lagi ay safety ng customer. Para kung mag-overheat man itong motor na to, sooner or later, ay meron po yan protection. Hindi natin alam kung kailan mag-overheat. Okay, mga newbie. Lalagay natin dyan sa loob. Yan. Yan, nasa loob na. Tiniklop ko lang po dahil dito natin ilalagay sa part na ito. Ayan, dito natin ipupwesto yung thermal fuse na ilalagay natin dyan. Pero bago natin yan ilagay dyan, ay lagyan muna natin ng kaunting masking tape. Dito natin ilagay para hindi po nakadirect dun sa coil. Ayan, meron po siyang kahit papano ay distance. Then, saka natin ilalagay yung thermal fuse dyan. Okay. Ayan. Para sa safety. Ayan. Then, ayan na po yung thermal fuse natin. Saka natin ilagay yung isang masking tape pa. Ayan po ang thermal fuse. Nakakabit na po. Atin lang lalagyan ng tie wrap yan. Bale, dito natin i-install sa mga bago kong subscribers at viewers ngayon ay puputulin po natin itong isang common ito. Yan. Nakuha nyo ito. Andiyan ko po puputulin yan. Watch now. Watch and learn. Iyon, naputol na. Putol. Ngayon, lalagyan lang ni Recontech yan ng tingga. Okay. Dito natin itatie up itong isang paa ng thermal fuse dito. Yan. Yan. I-engage lang po natin dyan. Yan. Nakikita nyo naman, nailagay na po natin. Kita nyo ba? Ayan. Ngayon, lalagyan natin ng shrinkable tube yan. Para sa protection naman niya. Ito ang ilalagay natin, mataba-taba. Sorry sa matataba. Ayan. Ayun. Kita nyo yan. Ayan. Dahil sobra siya, masyadong mahaba ay puputulan natin. Yon. Saka natin i-shrink yung dulo, mga newbie. Ayan. Para mahapit niya yung pinagputulan. Okay? Hindi pa tapos yung isa. Kaya punta rin tayo dun sa isang paa. Ayon. Mas malinaw. Ayan. Ngayon, yung ating pinutol kanina, naduluhan na isa, ay dito natin i-connect naman yung isa. Ito na po, nalagyan na natin ng tingga yung dulo ng ating wire, common wire, yung isang dulo. Ita-tie up din lang natin, tie up or engage, ganun lang din. Hindi po yan hinihinang ni Recontech, mga newbie, hindi niya nire-recommend na ihinang natin to, kasi pagka nagkaroon ng trouble uli later on, hindi natin maiwasan kasi hindi naman natin control yung may-ari kung paano niya gamitin ito. Kaya ang ginagawa ni Recontech ay ini-engage niya lang po yung duluhan. Okay. Ayun. Kita nyo ba? Ayan. Naka-engage lang po yan. Tapos, lalagyan lang din natin ng shrinkable tube para safety. Ayan. Nailagay ko na po. Ayan. Yung dalawang dulo, mga newbie, mga subscribers at viewers, yung dalawang dulo, kung sakaling magdikit man po yan, ay hindi naman po nakaka-apekto
Kaso mo, pag nagdikit po yung dulo, ay parang bypass lang po din ang inabot niya. Ayan, nailagay ko na po. Ngayon, pwede na nating lagyan ng tie wrap para sa harness. Lalagyan na natin ng tie wrap. At ilang lagyan ng isang tie wrap, yung inner. Putulin natin yung excess. Ayan. Then, saka natin i-tie wrap naman yung kabuuan. Ayan. Dito. Ayan. At ilang puputulin yung excess wire. Ayan. Ready na po ito na i-install. Ingat lang po sa paglalagay. Ayan po. Dahan-dahan lang po sa pagpapasok ng casing. Huwag pong mamadaliin, mga newbie. Pag naghihigpit tayo, mga newbie, dapat laging ang una ay magkatapat. Ayan, cross. Criss-cross tawag dyan. Ready to install na ito. Feeling ko naman hindi tayo malilito sa wiring kasi nag-iwan tayo ng bakas ng nakaraan. Ito, meron tayong iniwan na bawat wire. Kaya hindi po tayo nyan malilito. May nagtatanong na viewers ko, naririnig ko, Sir Recontech, ano bang size ng ginagamit mo na shrinkable tube? Yung inilalagay mo dyan, yun. Diba, may katanungan siya? Tama naman yun. 2mm lang po, sir. Yan lang po yung nilalagay natin dyan na shrinkable tube. Next, yung yellow. Isang yellow. Ito. Ang yellow. Isa lang ang ginamit niya. Gustong i-share ni Recontech ito kasi dalawa yung yellow dyan na wire. Ngayon, katulad ng na-measure natin nung una, yung kulay green dyan ay may kadugtong na dito sa wire na ito. So, hanapin lang natin naman ngayon yung may resistance. Yung may resistance. O mas mabilis yung kadugtong na lang. Siksik natin dito. Yan. Hanapin natin yung kadugtong. Yon. Ito yung kadugtong niya. Tumunog. Yan. Ito yung kadugtong niya dun sa loob. So, hindi yan ang ikakabit natin. Ito. Yung isa. Nakuha nyo, mga newbie. Ito ang para sa kapasitor. Ito. Ito yung may yellow kanina. Yan. Dito natin idudugtong. Okay. Almost done na tayo, mga newbie. Tapos na natin yung wiring. Okay. Ayan. Atin nang i-harness yung ating ito. Itong isang wire sa kapasitor, mga newbie, ay tatanggalin na natin yung duluhan para malinis. Yan. Hindi na natin gagamitin ito. Ito po yung kadugtong nung kulay green. Naalala nyo pa ba? Yan. Hindi na natin gagamitin yon. Yan, atin nang i-harness. Ayan po. Ayan. Tapos na nating i-tie wrap at i-wire harness, mga newbie. Cutting lang ng mga excess. Ayan. Ready na tayo sa pagte-testing. Blade niya. Tatapat mo lang. Ayun. Ayun na po. At hahanapin natin yung lock. Higpit na. Yun. Napaka-freewheel, oh.
Oh, free will. Wala pa po yung kuryente. Hindi pa yan nasasaksak. Diba? Ang ganda ng busing niya. Ngayon, atin nang tetestingin. Saan na yung plug? Ito ang plug, mga viewers ko. Ating pong isasaksak dito. Ayan. Ayun! Umikot na agad. Sus, Ginoo. Umikot agad. Tapos, number 2 naman. Yun! Ang lakas, mga newbie. Tapos yung number 3. Yun! Ang lakas. Okay, success tayo, mga newbie. At mga viewers na nanonood ngayon. Ganun lang po yung pag-install ng bagong rewind na motor. Lalagyan natin ng thermal fuse. Gusto kong i-summarize yung ating ginawa, mga viewers ko. Ang issue nito, nag-aamoy sunog lang yung motor niya. Step number 1, ni-recommend ni Recontech na magpalit na ng newly rewind motor kasi nakita nyo naman na maitim na yung winding ng motor. Number 2, dumating yung parts natin na newly rewind. Nag-install si Recontech ng thermal fuse para sa safety. Nakita nyo naman yon. Then, number 3 ay na maisishare ni Recontech sa inyo ulit ay yung isang wire doon sa capacitor na hindi natin ikinabit ay yung kadugtong. Yung mismong kadugtong ng common. Yun po yung summarize ng ating ginawang pagre-repair. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe na mga viewers ko ngayon, ay mag-subscribe na kayo para kayo man din ay makasubaybay sa mga nire-repair ni Recontech at makapulot din kayo ng mga technique o pamamaraan ng pagre-repair ng appliances sa bahay. Meron din tayong LED TV repair dyan. Ganon. At kung may katanungan kayo, ay mag-comment lang kayo doon sa aking channel para kayo man din ay matulungan ko kayo. Maraming salamat and God bless you all.